nakakahugot ng maayos sa isang movie. Ang galing mo. Napakagaling mo talaga. Sa totoong buhay ba, malalim ang pinagdaanan mo kung bakit ganun kakalalim humugot sa pelikula? Actually po, sa pelikula po, hindi po ako humugot sa real life po. Ako po kasi nilagay ko po si Miguel Guerrero kay Julio po. Parang iniisip ko na rin po na ako si Miguel, parang totoong buhay to. Miguel Guerrero po talaga ako. Paano ka nag-umpisa sa industriya? Ayun na, since 2015 po, napasali po sa isang short film po, pati station play po, sa The Talbaming Cinema. Ayun po. Tapos doon po, na-discovery, isa po, na noong 2017 po, yung nasimula po yung Guerrero, yung one po, kasi po, gumamit po yung mga. Lumabas ka na ba sa TV or iba pang Hindi ako. Hindi pa. Ano kung dapat madiscover na ito ng network? Julio, sa na 25, lumalabas ka ba? Hindi rin? Hindi. Sa ano lang po, yung nag-guest ako sa Api Ang Buhay. Nag-guest lang. May nagtanong din, may side question kasi dito. Sa na 25, hindi ba siya lumabas? So, lumabas pero as guest. There you go. Kaya dapat ma-discover ka na ng networks. Kay Direk, paano mo binuo? Kasi nabigla na ano lang kami dito sa movie, hindi ka nagkaroon ng mga artistang kilala. Kumbaga, hindi mo siya hinaluan ng mga... Si Victor, kilala na yun. Given naman yung pagiging magaling na actor nun. Pero the rest, ano to? Inside actors ng EBC or ano? Ako po kasi personally, parang sanay po, mas comfortable pa ako makipag-work sa mga iba professionals. Kumbaga, mas naipapagawa ko sa kanila kung ano yung gusto ko. So mas parang, direct na nasasabihin ko na, sige, ganito, bigay ganito, card, ganito po, naisip ko na execution. And then, gusto rin po namin talaga dito sa EBC Films na mabigyan namin ng chance yung mga Ng artista para ayun kumakilala sa industry. First project niyo po ba ito? Actually, ano po yung background niyo po? Yung Guerrero, yung first part ko, tapos Api Ang Buhay ng musical. Ah, okay. Actually, Direk ha, maganda yung script. Ang dami mong pinaiyak. Oo, tapos kay Mia, lumabas ka na ba sa mga nagkaroon na ba na exposures before this film arrive? Hello po, good evening po si Minal. Una po, nagpapasalamat po kami sa paglalaan po ng panahon po ninyo para supportan ko yung aming video po. Naging five po ako yung first musical film po. Yung Hatang Buhay ng musical po. And then, naging part din po ako ng sitcom, yung regular show po ng ABC News po, yung Happy Ang Buhay po. Pero ayun, ito po, parang first major role na bigay ko sa akin. Congrats sa'yo ha. Wala ko ibang masabi kasi ang ganda mo rin sa screen. Pero ang kapuri-puri talaga, yung buong cast na gumanap. Maraming salamat. Thank you. Yes. Okay, go. Ayan, congratulations sa buong cast. And para sa akin, ito na ang pinaka-the best inspirational movie na napanood kami sa tagal ko na sa showbiz, 1986. Pinakamalaking movie outfit tinalo nyo. Napakahusay, ang galing ng pagkadirek, ang artista, ang husay, parang mga veterano. And si Julio Cesar, parang kung may Santino sa ABS-CBN, meron namang Guerrero dito sa film outfit nyo. Congratulations. Limang beses ko akong pinaiyak. Ayan. Galing. Paano mo na ano yun, yung hugot na ganun? Ano yung pinagkukunan mo ng emosyon sa bawat eksena na ginagawa mo? Ayun na po, gaya po nang nasabi ko po kanina na, nilagay ko po talaga si Miguel Guerrero sa pagiging real life po talaga. Pati, in real life naman po, hindi po ako humugot, pero sa totoo lang po, broken family po. Ayun na. Parang,
So matindi yung mga pinagdaanan mo sa buhay, parang gano'n. Ayun. O kita mo yung ano mo, di ba? Pero congratulations, ang layo na mararating mo. At ito naman si Sir Art, ayan, isa ka bang stage actor? Mahusay din po kayo sa pelikula. Parang stage actor kayo, parang gano'n dating nyo. O ito po ay, ito lang dito lang po kayo lumabas sa film na to. May experience na po ba kayo sa acting? Malakas. Kayo po ba may experience na po sa acting, sir? Ayan. Ininervous po yung microphone. Magmula po nung nahihinto ako sa course na kinukuha ko studies at nag-shift ako sa arts. Eh, sumabay yung mga dating hilig ko na maging makatulong sa mga pangailangan ng mga kaibigan, mga kakilala. O makasali doon sa iniisip kong mahalagang ginagawa nila. So I have been very busy in joining almost every movement. Pero ang pinakatampok sa lahat, yung palagay kong magiging makatutulong at magiging sa karangalan ng the Almighty na ating sinasamba. Because I think na ang pinakamalaking sagutin at magagawa ng isang tao ay maging relevant siya doon sa purpose ng pagkakalam ng Diyos sa kanya. So, I felt that there was a need for everybody to do that, and I was in a position to do what little I can para sa industriya ng pelikula at sa ibang mga bagay pa. Kaya nangyari tuloy, sinasabi nila sa akin na jack of all trades daw ako. Pero lahat naman ng trade makatutulong at pwedeng iukol sa Almighty. Congratulations.